Isa mo pa lang umaga po mga asaka. Mag-a-update tayo dito sa tanim naming sitaw. Kita nyo, ang gaganda na. Ang dami na rin bunga at bulaklak. So, katatapos lang namin mag-tanim ng okra doon sa harapan lote. So, ngayon, i-update namin kayo dito mga asaka. Kita nyo. Bali, sumasama na sila. Ang dami bunga. Ayan, ang dami mga kanyon. Ibang iba to dun sa sitaw natin before. Talaga napakaraming bunga. Ayan o. Kaganda ng kanyon. So, hopefully hindi lumakas yun ano. Yung super typhoon. Hindi mag-landfall. Bali, sabi naman ng pag-asa, hindi naman daw mag-landfall. Pero, kasama rin pala sa prayer. Laking tulong po sa ating mga partner yon yung hindi lumakas yung bagyo para hindi masalan tayong ating pangalaman. Tara, tutor ko kayo mga kasaka. Bali dito mga kasaka, update ko lang yung pagpapalaki namin. Wala tong spray pa kasi wala naman insekto. Meron dito mga langgam lang, kukunti lang naman, minimal lang yung nakikita namin. Hindi naman lahat may langgam, makita nyo naman o, walang langgam yan. So ito, kaya ito nalalanta. Gawa ito ng ibon. Yung mahilig manuka ng uod. Yung pulang gampare, kung tawagin sa amin dito. Yung kulay itim na may puti sa pakpak. Ang ginagawa nun, dumadapo dito. Yan, pagdapo dyan, nababali. Na-stress yung alaman. Kaya ito, namamatay. Yan, kaya lang dito po ito, hindi ito punggus. Hindi ito ang dahilan ay punggus. Kundi dahilan ito ay ibon, dinapuan. At sa sobrang lapad ng mga dahon ng aksaka, yan o. Halos isang palad ko. Malaki pa sa palad yung tatlo. Ganyan ang kalapad. Kaya mabigat na siya. Tapos dadapuan pa ng ibon. Ayun. Na-stress yung alaman. Napuputol. Malutong po kasi yan mga kasaka ito. Malutong yan. Okay lang yan. Nababawasan yung dahon. Tapos, may mga sanga rin siya na lagi naming ito. Tinataas namin kasi pag hindi ito iginide kung sa santo manunuot. Ayan. Lalo na kung babagyo nga. Kailangan talaga lahat ng talbos na kapit. Ayan, katulad na mga kapit. Ginagawa ko lang yan. Ayan, kinakapit ko lang yan. Kahit pababa mga kasaka, okay lang yan. Ayan, kasi pag nakakapit yan, kusa naman yung tataas. Tulog pa mga kasaka. Ang haba na ng talbos niya. Ayan o. Bumaba siya ng ano dito, ikinapit ko lang. Ayan o. Patataas na ulit siya. Ganyan lang mga kasaka. Nakatulog ito. Parang stress na nga ito eh. Ayan, krusana naman yung ano. Kung ibigat na yung panin o, mga kasaka. Parang ito yata magiging first harvest natin bunga. Ayan. Ito mga kasaka, iingatan nyo itong huwag maputol to. Kasi bubulaklak pa yun dyan. Kaya ang pagputi nyan, pinipihit-pihit lang na gano'n. May na may bunga. Gagayad natin yan. Ayan. Siguro mga 2 weeks para meron na tayo dito mga harvest. Kasi ang dami ng bulaklak mga kasaka. Tsaka may maliliit na gandong bunga na. Marami ng kabatch yan. Ayan o, katulad ito. Magkakabatch sila mga kasaka. Ayan o. Ayan o. Maraming kabatch na yan mga kasaka. Ito, mahaba-haba na nga ito mga kasaka. Ayan o. Meron na tayo mga 2 weeks. Ayan o. Ayan o. Salamat. Blessing mga kasaka. So, ang nais ko lang mga kasaka, ipasama sa prayer. Pasama sa prayer nyo na hindi masira yung ating paningin. Magiging sa ating kapwa mga partner na hindi masira din yung mga tanim nila. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap, nakakapagod magtanim. So, tapos lalot yan tong kagaganda ay talagang sa prayer tayo kakapit.
sa magagawa ng Panginoon. Tara, samahan mo. Ayan ang mga Osaka. Ang dami ng batch nila. Ayan. Ayan o. Dami. Ayan o. Ang dami ng batch na mga ano yan. Ayan o. Ang kulod. Ano na bang una ito? So, marami na mga Osaka. Ayan o. Pinakain ng uod. So, bali... Meron ditong isang part na malanggam, mga kasaka. Bali yun lang, kung alin lang yung malanggam, yun lang yung i-sprayan ko. Kasi ayoko rin na masyado silang maano sa expose sa chemical. Hanggat maaari ayoko talaga mag-spray. So, yun lang ipe-prevent natin. Dito naman nakikita ko, wala naman mga langgam. So, hindi muna natin yan i-sprayan. Dami ang dami ng mga harvest na natin mga kasaka. Rosebud na araw yan. Ang sitaw pa naman mga kasaka pag gantong maaraw yan, maaraw. Napakabilis na maki. Kaya, salamat sa Panginoon. Tala. Talagang nakakatawa pag nandito na tayo sa stage na malapit ng pumuti. So, sulit na sulit yung pagod mga kasaka. Ganda, ganda ng bulas. So, isa sa natutunan namin ni Mrs. Kasi, along the way talaga ng journey natin sa farming, marami tayong natututunan. Dito tayo natututo. Malaking factor yung may nag-share sa atin na nauna ng farmer. Pero higit na matututo talaga mga kasama. Kapag na-experience mo yung failure, yung sa paghahalaman, tapos nagkakaroon ka talaga ng mga aral, may mapupulot ka talagang aral. So sa nakita ko dito sa paghahalaman talaga, number one, yun lang number one na huwag nawawala yung supply ng tubig ng kasaka. Kasi the more na nadadry po yung ating lupa, the more na walang makuhang nutrients yung ating tanim na halaman. So ang nutrients na nasa lupa ay nadideliver through water. So kung walang water, hindi madideliver sa ugat papunta sa puno. So hindi makakain ng halaman. Kaya number one mga kasaka, dapat meron tayong source of water na makukuhanan. So nung nakita namin dito talaga mga kasaka yung hindi nawawala ng supply ng tubig, ay ang bilis namin nakapagpaganda. Imagine sa gandong kalaki at namumunga, wala pa kaming na-apply na kahit anong fertilizer, pero kita nyo naman ang ganda, ang ganda ng resulta. So yun talaga nakakita ko. Kailangan natin, meron tayong enough source of water. So siya nga pala, gusto ko rin talagang pasalamatan ang Diyos. Kagabi, sobrang lakas ng ulan. Kaya yung mga sabog namin mustasa doon, mamaya, bago tayo magtapos ng video, papakita namin doon si Bulna. Kaya salamat sa Lord. Yun, patuloy niyo pong isama sa prayer mga kasaka, yung mga sumusubaybay dito sa amin. Sa Diyos lang po talaga tayo ko aasa. Na sa anumang bagyong dumating, sa Diyos lang tayo aasa. Okay? Tara, tuloy po tayo, pakita yung ayan o, tinan niya mga kasaka, binapuan niya ng ibon, ayan o, nabali na siya, ilang araw lang matutuyo na ito. Tinan niya mga kasaka, may ilan-ilan lang na nakakitang uod, pero tinan niya mga kasaka, kapag talaga inap yung nabibigay nating tubig, ayan o, imagine o. Hindi makapangain, nandiyan na yung uod, hindi siya makapangain ng dahon. Bakit? Kasi nga, makapal yung cell wall ng ating halaman. Kumain man sila, hindi nila maubos sa'yo, no? Talagang may natitira. So, yan talaga yung ano, parte yan ng ecosystem. So, yun ang isa pang factor pala mga kasaka. Pag laging ang ating lupa ay well moisture, yung cell wall ng halaman, napapakapal niya. So ngayon, ang lahat ng insekto ay hindi makapangain basta-basta ng dahon. Kasi nga, makapal yung cell wall. At ang halaman din na nagpo-produce ng kanilang anti-fungus. Kaya ang halaman, malakas ang resistensya. So yun talaga yung naidudulot ng
laging moisture ang lupa. So, ayun. Isa yun sa dahilan din. Tsaka pansinin niya mga kasapa. Kapag ang halaman nyo ay payat, napakaraming insekto. Halos parang hindi na lumaki dahil sa insekto kapag payat ang halaman. Pero pansinin niyo mga kasaka, kapag ang halaman nyo ay sobrang taba, papapansin nyo, kung kailan mataba yung halaman nyo, doon naman walang insekto. Kasi nga, makapal yung cell wall. Hindi basta-basta maatake ng mga pests and diseases. Kasi sila na mismo nagpo-protect sa kanilang sarili. Kaya sa umpisa pa lang, bata pa lang, ay lagaan na natin. Sabi nga nung ako'y nasa abroad pa, ang lagi kong pinapanood ay si Sir Mike, the veggie man. Oh, alam ko, kilala nyo na yan mga kasaka. Sabi ni Sir Mike, may isa siyang pinantahan, bali ina na niya, kinover niya doon sa kanyang YouTube channel, sabi niya. So ano bang ginagawa mo o anong mga pamamaraan mo na ginagawa sa iyong pagtatanim, sabi niya doon sa kanyang ini-interview. So sabi niya yung ina-apply mo ba dyan yung, sabi ni Sir Mike, ina-apply mo ba dyan yung TLC? Sabi, naging favorite niya to sa farming, naging favorite niya na advocacy. Yung sinasabi niya lagi na TLC, sabi niya, tender, loving care. O, yung diba sa mga bata? Tama naman talaga, meron tapa tayong tender, loving care para yung mga bata susunod sa atin. Ganoon din yung halaman, kailangan din ng pag-aalaga yan. Kailangan talaga siyang parang i-roaring natin na parang isang sanggol na alagaan mo. At pag naalagaan mo ng ayos, ito, resulta, maganda. Ganoon din sa mga bata. So, TLC, tender, loving care. So, tumatak sa isip ko yan nung ako'y nasa abroad pa. Kaya salamat, Sir Mike, the veggie man. Ingat po kayo dyan sa Canada. God bless po. Isa nga rin pala yung kapatira natin. Siya ay born again Christian. So, Sir Benji, the veggie man. Kung napanood mo to, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa mga video uploaded nyo. At doon sa mga farmer na na-interview niya before nung nandito po siya sa Pilipinas. God bless po. Yung mga saka, yung napansin ko rin sa sitaw, dapat talaga laging malinis dito sa pathway niya para walang bahayan yung mga insekto. Tapos dito, huwag niyong gaano ilapit sa puno kasi maselan ang sitaw na pag nadali ng konti ang ugat niya, nalalanta, pinapasok agad ng punggos. Kaya ito, mapapansin niyo, itong pathway, ayan, linis siya. Pero may natitiranda mo dito. Ang gagawin namin dyan, yayabasin lang ng ang kawit para mawala yan. Maga-maga nagising ako mga kasaka kanina eh. Kaya halos wala na tayong makita ditong iaangat. Yan. At ayun mga kasaka, kung mahilig kayo sa pagtatanim at meron ko yung idea kung paano mas mai-improve yung ating pagtatanim, so ipakiment lang naman po sa baba. At kung nagustuhan niyo po ang video, pahingin naman po kami ng likes para po yung ating mga sineshare na video ay mapansin ni YouTube para ma-share niya po ito, maiangat yung algorithm ng aming mga ginagawang video. Malaking tulong na po yung mga kasaka, yung pag-like at sa panonood nyo, malaking bagay po sa amin yon. So hindi lang po sa amin, maging doon sa mga gusto pong magtanim din ng mga gulay, kung mapanood po nila yung mga ginagawa natin video para sa kanila, ay makatulong din po tayo. Yun naman po ang aim natin ng hindi lang po para kumita, kundi para makapag-share din po yung trial and error at yung mga good experience, lalo na kapag tatanim. Katulad nito, sabi nga, yun nga, yung pinag- usapan natin kanina, dapat talaga number one, meron tayong source of water na pagkukunan para makapagpaganda tayo ng halaman. Ayun mga kasaka, kung nagustuhan nyo po, uniulit ko, palike naman po para umangat po yung ating algorithm. At pag hindi ka pa nakasubscribe mga kasaka, subscribe pa na dito sa aming YouTube channel, and don't forget na bisitahin nyo rin po yung aming Facebook page na Aquaponic Grower. So follow na lang din po kami doon. At doon sa kay Josa Romero Bueno, sa kanyang YouTube channel, nag-share din po siya doon ng mga ng Facebook pala niya. Paki-follow na lang po din sa Facebook niya, Josa Romero Bueno.
So nagsishare din po siya doon ng about harvesting, fresh harvest ng mga produce po namin. So salamat po mga kasaka. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Keep safe po. God bless po mga kasaka. Thank you.